Magandang gabi po sa inyong lahat. Madalas na nating naririnig, ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Nang ibig sabihin, ang magnanakaw para makapagnakaw, kinakailangan magsinungaling. At upang mas makapagnakaw, kinakailangan ding mas magsinungaling. So kung malaki at matindi ang pagnanakaw, asahan mo, ganun din kalaki at katindi ang pagsinungaling. Kumbaga, kung ang pagnanakaw ay pang Guinness Book of World Records, ang pagsinungaling ay pang best actor sa Oscars naman. Ganon ka-proportionate yung dalawang yan. Huwag kayong mag-alala. Hindi tayo mag-uusap tungkol sa politika. Ang pag-uusapan natin ay tungkol sa pagpapakumbaba at pagmamahal. Humility and love. Sapagkat magkaugnay na magkaugnay din yung dalawang yan. Kung matindi ang pagmamahal, sigurado matindi rin ang pagpapakumbaba. Kung matindi ang pagpapakumbaba, yan ay dahil sa matindi rin siyang magmahal. A truly humble person is a truly loving person and vice versa. Yan po ang makikita po natin sinasabi ng Panginoon ngayon sa ating Ebanghelyo. Lalo-lalo na sa simulang linya pa lamang. O ha, sabi dito, mahal niya ang kanyang mga tagasunod at ngayon ay ipapakita niya kung hanggang saan ang kanyang pag-ibig sa kanila. Sa kanya hinugasan ang kanilang mga paa. Bagay na hindi madali, ha? Lalong-lalo na nung kapanahunan ng ating Panginoon. Hindi ito basta-basta ginagawa ng kung sino. I mean, hindi mo kinakailangan ng expert para gawin ito. Pero hindi ito gagawin unless ng isa napakababang uri o kasi ng tao sa kumpulan ng Panginoon. Kasi alam naman natin dahil, di ba? Hindi naman sakintado ang mga daan. Ang kanilang mga nilalakaran, maputi, madamuya, o hindi sementado yan. Sa ilalim na matinding sigat ng araw. And so imagine, kung gaano kapal. Mga tibak ang nasa paan ng mga yan. Baka kahit modern foots pa, hindi kayanin yan. Baka jackhammer ang kailanganin yan. Kaya, ito'y gawain, yung paghuhugas ng paanoon ay gawain ng talagang mababang alipin. I was told na hindi para ito ginagawa dati ng mga aliping Hudyo. Ang gumagawa pala nito ay yung mga alipin na hindi Hudyo. So mas mababa pa sa alipin na Hudyo. Kaya nga, gano'n na lamang ang reaksyon ni Pedro. Panginoon, ano't kayo pang maghuhugas sa mga paa ko? Hindi mo dapat gawin ito. Na parang foretelling para sa akin, nang sasabihin din niya, o yung sinabi din niya kay Kristo na, ay wag nawang ipahintulot na Diyos na mangyari sa inyo ito. Yung magiging kamatayan ni Kristo sa Kalbaryo na kamatayan din na hindi mo maikukumpara sa kamatayan ng isang aliping Hudyo sapagkat ito ay karumal-dumal, nakakahiya, kamatayan ng parang isang kriminal. Again, an extreme act of humility. Grabe! Ang tindi! Kasi ganun din ang pagmamahal ni Kristo sa atin. Grabe rin! Matindi rin. For God so loves the world that He gave His only begotten Son. And so, even though He was in the form of God, Jesus did not deem equality with God something to be grasped at. Rather, He emptied Himself and took the form of a slave, being born in the likeness of men. He humbled Himself and was obedient unto death. And yes, even death on a cross. Ganon katindi yung pagpapakumbaba ng Diyos.
Kaya doon din masusukat yung tindi ng pagmamahal sa atin ng Diyos. Ganon katindi yung pagnanais ng Diyos na siya'y maubos. Sapagkat ganon din naman katindi ang pagnanais niya na ang buhay na ganap at kasiya para sa atin ay tunay na makamit nating lubos. Natatandaan ko last Christmas, may inipo naman ako, pang aginaldo. Kaso, ang dumating sa bahay, eh hindi lang yung mga inaanak ko. May mga sabit na. Kaya talagang nauubos ako. Ubos! Nang utang pa ako kay mama, ng panggasolina, makabalik lang dito. Eh sabi ko, ma, ubos! At sabi ni mama sa akin na ito, di bali na, nakapagpasaya ka naman ng maraming tao. Parang gusto ko idugtong, ikaw ang pinakamasaya, ha? Pero totoo yung sabi ni mama, kahit na ako'y naubos, nakapagpasaya naman ako ng maraming taong lubos. Eh, isipin po ninyo, kung ang inisip ko ay yung mga naipon ko, 50% lang yung ibibigay ko. Eh di maraming umuwing luhaan, o kung nabigyan ko man lahat, eh kaunti-kaunti lang. So sa pagnanais, sa willingness na maubos, doon ka nakapagbibigay ng pagmamahal na lubos. Kaya iyon ang direct connection ng humility and love. Our capacity to love is connected with our capacity to humble ourselves. Yung kapasidad natin na magmahal ng lubos ay konektado sa kapasidad natin na magbuhos o maubos. The humbler you are, the greater your love can be. The lower you go in self-concern, the higher you go in concern for others. So, proportion yon. Yung nanaisin natin na mabawas sa atin, yun ang maidadagdag natin sa minamahal natin. Parang yan, yung mga dineprive mo sa sarili mo para maiprovide mo sa ibang tao. Mula halimbawa, sa konteksto ng pamilya, sa mga bagay na ginusto mong makuha, mabili, sa mga lugar na gusto mong marating, sa estado na gusto mong marating, pero ipinagpaliban mo para sa sarili mo, para mabuo and therefore maabot ng anak mo ang pangarap nito, yun yun. Parang yung mga panahon na hindi mo minaximize para sa sarili mo, para magkaroon ka lang ng panahon upang maalagaan mo at matulungan mo ang mga magulang mo. Parang yan yung mga pagkakataon na pinalampas mo para sa sarili mo, para magkaroon ka ng pagkakataon na tumulong sa mga kapatid mo. Parang yan yung mga pagkakataon o sitwasyon na hinuli mo ang sarili mo para mauna mo ang ibang tao. Kasama na dyan syempre yung pag-alis mo ng pride mo, yung hindi mo pagganti kahit gustong gusto mo, yung hindi mo na lang paggibo kahit may karapatan ka na gawin o sabihin ito, yung pagpapalawak mo ng unawa mo para lamang manatiling buo ang pamilya ninyo. O kung hindi na buo ay masave man lang ang kahit konting natitira sa inyo para hindi na gumawak pang lalo ang gulo at para, who knows, dumating man lang din yung pagkakataon balang araw na magkasundo-sundo pa rin kayo. Yung magpakababa ka para maitaas mo ang interes ng kapwa mo, lalo tigit ng mga taong mahal mo. Kaya gustong-gusto ko yung work of art na ito eh. Tingnan po ninyo sa screen ninyo. Kasi ang maliwanag na sinasabi dyan, ano? Yung
mga pirasong pinangbuo sa statue nung anak ay galing sa mga piraso na kinuha mula sa statue ng ama. Sumaliwanag yung message niyan. Nabuo ang anak dahil sa willingness ng ama na siya ay mawasak. But wait, there's more. Sapagkat sa pagtitinginan ng dalawang yan, ay parang sinasabi ng ama sa kanyang anak, sulit na ako'y nawasak para mabuo ang aking anak, para mabuo ang pangarap at maabot ng aking anak ang kanyang pangarap. Kaya naalala ko bigla yung nakita ko sa FB rin, yung single parent na ama na pagtapos ng abogasya yung anak niya at nang mag-take ng bar, nakita niyo naman, siya pa yung nagkakabit ng tarp para hindi pa man ay i-congratulate na ang kanyang anak. But wait, there's more! Kasi parang sinasabi, nung anak naman na nakatingin sa kanyang ama, ay, salamat. At sisiguraduhin ko, lagi kong titingnan bilang utang na loob at hindi ko sasayangin yung iyong mga pagkamatay para ako'y bigyan mo ng buhay. Sana all. Sana lahat tayo hindi matakot, hindi tamarin, hindi magdalawang isip na maubos para tayo ay makapagmahal ng lubos. At sana all, sana rin lahat tayo ay hindi natin kakalimutan yung mga taong dahilan kung bakit tayo'y tayo ngayon, kung bakit narating natin ang narating natin ngayon, at kung bakit mas may mararating pa tayo pagdating ng panahon. Ito yung mga taong inichipwera ang kanilang sarili para magkaroon tayo ng lugar sa mundong ito. Hinuli ang kanilang sarili para mauna ang kapakanan mo, ang kapakanan ng pamilya ninyo. Yung mga taong nagbuhos upang tayo ay malubos. Yung mga taong ibinaba ang sarili upang itaas tayo. Yung mga taong willingly ay kinalimutan ang kanilang sarili sapagkat araw-araw, daily, naaalala, inaalala tayo. Sana sa pagdiriwang na ito, ito ang ating maisa puso. Paliwanag ang sinasabi sa ating ikalawang pagbasa na sinabi rin talaga ng Panginoon ang itatag niya ang Eucharistia. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin na sa tuwing itinataas at pinipira-piraso ang banal na ostya, naisip sana natin kung paano nagkadurog-durog ang katawan niya para mabuo tayo. At kung paano itinataas ang banal na ostya at banal na alak ng magkahiwalay, ay maalala sana rin natin kung paano humiwalay ang dugo sa katawan ni Kristo na hudyat ng kanyang pagkamatay. Saka tayo magpasalamat. Huwag natin itong kakalimutan. Kalinsabay nito, huwag din natin kakalimutan yung mga taong hanggang ngayon, mula noon, ay patuloy na nagpapakadurog para tayo'y mabuo. Ang patuloy na nililimot ang kanilang sarili dahil inaalala nila tayo. Sapagkat bukod sa Panginoon, sila ang pinakadahilan sa ating buhay kung bakit dapat talaga tayong magdiwang ng mga mahal na araw. Diyos, sanang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito.